Okay, good morning. Meron ulit nag-PM. As big question niya. Ito. Question. Ano daw bang masasabi ko sa YouTube na napanood daw niya with regards to chambering? Okay. So, as usual, before answering the question, siyempre kailangan pasalamat din tayo sa mga ilang tao. First information ito, sa jacket ko na to. Hindi naman ito galing kay Billy Rebillema. Pero, kung bigay siya, di mas okay. Idol. Kaya galing kay ano to? Kay Doktora Asuncion. Dr. Shoni. Okay. At thank you very much kay Dr. Winston Casio. Sir. Manager or congressman. Any of the three. At siyempre special mention kay Bro Gabaw. You're doing great and hopefully that you remain as the PRB Professional Regulatory Board Chairperson for Criminology. Officer should be rallying behind you or within you. Si officer, diba? So officer must be proud of you. Huwag na natin po usapan yung dinaan natin sa PCR. Si Madam Angelica Leigh Bautista ng President. The very special person during our time in PCR. And, hello, I did mention her na. Hello, Ma'am Leigh. Maganda ka pa rin. Anyway, may tanong? Meron kasing 3 types of chambering. No? By the way, itong hawak ko ito. Mga live bullets ito. So, meron yung full metal jacket. Ito yung tatlo. Teflon. Nasa, no. Dalawang teflon, dalawang full metal. Lahat ito reload. Tatapon mo lang eh. Original pa. Diba? Kasi kada putok niya, tapong bala yan. Tapong pera. Ngayon, sagutin na natin. Meron kasi siyang napanood na YouTube na ang sabi raw ay okay, let's just double check first. Empty. Recheck. Alright. Ano daw ba yung best na way of chambering? Meron kasi yung tatlo eh. Una muna yung dust cover method. Dito. Or side. Yun ang dust over cover method. Meron naman yung claw method. Dito. As in claw. Alright. So, yung pangatlo, modified na lang yun. Modified na lang siya. Ganun din, pero halos pa baba na lang din. Ngayon, banggitin na natin ha. Sa general, kapag ko ay nag-chambering, bibitawan mo lang. Tapos bibitawan mo yun. Alright. Let it chamber out properly. Pero it will take a very loud sound. But if you are in a target range, it's quite better. But if you are in a confined space or environment, it's not better. So it depends. Kaya pag may sinabi sa inyo ang fire instructor na, kailangan eh, bitawan mo yun. And ang sagot dyan is, it depends on where you are. And it depends on what you are doing or what you are going to do after that. After you chamber,
what will you do? Will you shoot in the target range, or will you shoot a certain person that don't need to be informed of her impending death or his impending death? Di ba? Meron ka namang nakita assassin na wala na, nakatakbo na yung babarilin niya. Di ba? So, ang sabi doon sa YouTube, wag daw, ano? Wag daw pa ganito. Wag daw. Kasi, kung nga naman, medyo hirap nga naman, ha? At saka, ang dapat daw, pag ko ay mag-chamber, kailangan itong kamay mo, didiretso daw doon dapat. At itong, sa ganaan, dapat dito naman daw. Parang ganito. So, ito, pupus niya forward. At ito naman, ipupus niya pabalik. Yan. Alright. So, yun ang sinasabi niya na parang best way. According to her only. There is no best way. But there are better way. Ano yung better way? Hindi ba mas maganda yung best sa better way? Kasi yung best way, yan eh para sa mga self-praying the best person. Mas marami pa rin yung better. Alright? So, pag yun ang ginawa mo, nag-forward ka rin, pinurod mo dyan. Nag-move yung body mo rin, di ba? Eh kung yan eh dikita, no? So, kung close quarter or extreme close quarter battle, ECQ, yung halos di kita na dyan, andito lang yung kalaban mo. Nagbusan ka ng amo, nag-reload yung mablis. E pinorward mo, sabi dun sa video nung bae. You are a fool, you are committing yourself to a little incident or a loss of life. Then once you forward your firearms or arms in an extreme close quarter battle, it can be easily manipulated by a martial artist or let's say a gun enthusiast, which may know how some martial defense against that. So it can be easily manipulated. Ang dapat mong gawin is ganito. Andiyan sa harap mo, di ba? Ang dapat mong gawin is, if you are to reload, andiyan na, wala na. Ang gawin mong gawin is, wag mo po forward. Don't move it forward. Don't move your hand forward. Don't move your palm forward. But instead, let your firearm, this one, and your arm, hands, go backward. Kasi dyan, kahit anong klaseng maneuver ang gawin dyan, hindi nilang basta makukuha yan. So, ang tactical move is when you are to reload. For example, you were able to insert your magazine. Then you are going to chamber up. Di ba? So, one of the suggested way is to use your hige or elbow. Di ba? Tapos kasama. And then, you can shoot. Pero delikado ito. This is only for learned firearm instructor or firearm practitioner. Kasi ang bala naman, diretso naman yan. For example, ito yung bala. Diretso yan. Hindi niya hanapin na siko. Oh, may siko. Hindi. Paglabas ng bala, diretso lang yan. But this is quite risky. However, that is a combat way of chambering in that your firearms may not be able to be manipulated or disarmed by your opponent in a close quarter. So, you are able to chamber out in any situation, and then you are going to chamber in. Black journey. Para kung sakaling lalapit siya, yeah. So, here, once you block your elbow, not the knee, elbow, hige, and then enjoy.
Ganon. Pwede rin yung mismong ni. So, pag sa mismong ni, gagamit ko pa rin ng elbow. Mapasin nyo, hindi, wala sa dun sa forward, nandito sa dun sa may baril. Doon. And then, isa. In this way. Ha? Doon na chamber in, ha? Binigay mo na yung firearms mo. Pati yung baril. Kailangan mag-chamber ka within your body. Baka dito pwede may putok yan. Side. Oh, Victor ni. Ani, lumapit. Hindi yung... Although meron din techniques na gano'n. So, here. He give up. Grab the soldier. Then shoot. Chamber. Knee. Then shoot. The fire is within your body.